muli to sa everyone at muli andito tayo sa epekto ng quarantine. So ito po yung place namin na kung saan isa tong maraming tao ang nakakarating dito. Karamihan yung mga taga call center ng Eastwood dahil naghahanap sila ng mga place na kung asan na tayo dito sa Eastwood. At ang haba ng pila, wala kami ibang mapuntahan na supermarket. Yung wife ko nga pala, kasi siya yung may quarantine pass, para pumila at makapag-grocery dito sa isang supermarket dito sa place na to. So matindi pong tiyaga, hirap. At, para lang makakuha kami ng pangangailangan sa araw-araw. Ganito yung buhay ng nasa quarantine, na magtiyaga, maghihirap pang makabili ng mga pangunahing pangangailangan sa aming bahay. Kailangan na may mga gamit sabon, tuwik. At ito rin yung mga binibilhan namin ng gulay dito sa ang malapit sa amin. So, at sa pagdating sa mga relief goods, hindi naman kami pinabayaan ng aming local na officials dito. At makikita nyo yung mga iba't ibang binibigay sa amin. Halos kada linggo may dumarating po sa amin na relief goods. Yan. Ang hirap ng inaabot ng... Ito yung epekto number 2 namin na kung saan nakakainip, nakakabagot. Yung walang magawa sa loob ng bahay. Dapat mag-isip ko ano yung dapat na gawin. Ano kayang pwedeng gawin? Mag-repair, magkaskas. Ito, magpintura pala. Magpintura ng bahay. So, nakakasawa yung nasa loob ng bahay. Kaya kailangan mag-isip tayo. Nag-iisip kami kung ano yung dyan dapat na maisagawa. Ng bakod, ng gate. Kung ano yung dapat na ayusin o pinturahan man para maging maayos. At dahil sa quarantine uli, na kailangan namin na magpaaraw kasi nanghihina na kami palagi kami nakakulong ng bahay. Kami maputi na o maputla na dahil hindi nga makalabas, mahigpit yung bantay sa amin na dinadampot o dinadala sa City Hall once na nahuli ka ng mga pulis na nagbabantay o nagpapatrolya. So, humanap kami ng paraan na para maarawan dahil wala na kami malakaran dyan sa labas. So, ito yung nakita namin na paraan. So, nakakatuwa. Pero no choice, kailangan namin sa bubong ng bahay na magpaaraw kahit man lang mga kalahating araw na magugol namin para masinagang kami ng araw at hindi kami maputla. Maihanda rin namin ang aming mga sarili na pagkatapos ng quarantine na ito, nasa normal na katayuan kami, normal na kulay, normal na lakas na meron kami upang mapaghandaan kung ano yung mga dapat na gawin. Kung makikita nyo na kakaiba yung place na sa amin pong pinagpapaarawan, so pwede nyo rin gawin na kung wala kayong space. Pero kung maluwag naman sa inyo, na okay lang na sa labas ng bahay kayo magpaaraw. Kasi delikado na aakyatin nyo pa yung bahay. At maaring magingay, maaring kumalabog yung mga yero. Pero for the sake na makapag-exercise, ganyan yung ginagawa namin. Na kahit 2 o 3 beses sa isang araw. So, yung number 4 is physically, nakakapanghina. Nakakapanghina. Kaya kumuha kami ng instructor para makapag-exercise kami. At makikita nyo paano kami ginaid para ma-exercise. Lalo kang manghihina kapag nakakapanood ka ng mga palabas sa TV about COVID-19 na tumataas. So ilang libo na tayo ngayon, nasa 8,000 na tayo. Ngayon, after 45 days, ganito yung experience natin na lalong tumataas, lalo na yung mga frontliners, lalo yung mga doctors, yung 24 na doctors na namatay dahil sa COVID-19. So yun is mga bagay yun na nakapaghina ng physical na katawan. Kaya nag-isip kami, ano ba yung pwede na
ma-exercise naman tayo. So, ginawa namin na eto kailangan mag-zumba o kaya ano bang tawag dito? Taibo, zumba o ano, basta exercise. Isang warm up ito para hindi kami manatili na nakaupo lamang, nakahiga o nag-FB o nagme-messenger lamang na kung saan naubos yung oras kagamit ng cellphone, kapapanood ng TV. So, need natin ito na kasi kapag natapos yung ECQ o mag-GCQ man na pagdadaanan natin, hindi tayo maninibago pagbalik natin doon sa normal na buhay. Sa pang-araw-araw natin na buhay na ating ginagalawan na makagawa, makilos tayo ng kagaya nung wala pang COVID-19. So, ihanda natin ang ating mga sarili dahil hindi tayo magiging kagamit-gamit kapag tayo ay nanghihina, tayo ay parang lumpo na lang, nasanay tayo na natutulog. Tulog sa umaga, tulog sa hapon, tulog pa sa gabi. So, pagsikapan natin na ma-exercise, na ma-condition yung ating mga sarili na sa anumang paraan na makakayanan natin na may stress yung ating mga kasukasuan, yung ating mga braso, yung legs natin. Dahil hindi na tayo nakakapaglakad kagaya nung dati na ginagawa natin. So, konting tiyaga lang. Although, wala pang vaccine para sa COVID-19. Pero, naniniwala ko na darating at darating yon. At sinusubok lang tayo kung hanggang saan yung pasensya, yung pagtitiis natin na gawin natin ito for the glory of God. Dahil itong katawan na ito ay hindi ito para sa atin, kundi para sa Kanya na maibalik natin ang kapurihan para sa Kanya. So, makita nyo, basa nyo dyan na yung exercise, sabi dyan, profited little, kunti lamang yan, para, but godliness is profitable unto all things. So, isa pa na kailangan natin is yung spiritual na strength sa ating buhay. Hindi lamang yung nasanay tayo, puro pagkain, nag-aaway-away sa mga relief goods, nag-aaway-away sa mga amelioration, kung ano-ano pa na pamibigay o support ng government. Sabi sa Matthew 4, verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, hindi lamang tayo nabubuhay sa mga pagkain, physical na pagkain, physical na relief food, physical na nabibili natin sa mga tindahan, kundi sa salita ng Diyos na dapat na yun yung nagbibigay, nagpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng spiritual na kalakasan upang maharap natin, mapagtagumpayan natin yung COVID-19. Kasi kung matapos nga natin yung COVID-19, kung lulugo-lugo naman tayo, hirap-hirap tayo. Kung pinagsukapan natin yung mga makakuha tayo ng relief goods, naway pagsikapan din natin na makakuha tayo ng salita ng Diyos. Madiligan tayo ng salita ng Diyos. Na yun yung magbibigay sa atin ng talagang lakas na nanggagaling sa Panginoon na mapagtagumpayan natin itong crisis na kinaharap natin. Alam ko karamihan hindi nila nagagawa to. Kaya naway umpisahan natin, umpisahan nyo na pag-aralan o saliksikin yung salita ng Diyos. Makikita natin kung paano yung kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoon o in-offer sa atin ng Panginoon, pero binaliwala ng mga tao, hindi pinansin na yung kaligtasan na dapat na meron tayo at magpatuloy na gawin kung ano yung plano niya sa bawat isa. Sa bawat isa sa atin habang nagpapatuloy tayo sa ating buhay. Huwag tayong panghinaan na sa mga pagsubok na dumating sa atin. Kundi huwag maging malakas tayo. Ma-realize natin
yung ano ba yung plano sa atin, bakit tayo naka-experience na ganitong sitwasyon. So, maraming salamat at sa muli. Thank you.